Ngayon po ay araw ng Lunes, August 22. Narito po ang ating update sa Bagyong Florita. Si Bagyong Florita ay ang uting-uting na lumalapit sa may Northern Luzon. Kasalukuyan ang sentro o gitna ng Bagyong Florita ay sa nasa East Philippine Sea at kung saan ang layo ng sentro nito ay nasa 310 kilometers silangan ng Kasiguran Aurora. Napanantili ang lakas ng hangin ng bagyong ito kung saan umaabot pa rin sa 55 kilometers per hour at gustiness na umaabot pa rin na nasa 70 kilometers per hour. Ibig sabihin, napanantili ito nasa Tropical Depression Category. Inaasahan po natin kikilos papalapit sa kalupaan sa direksyong west-southwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Kasalukuyan, hinahatak ng Bagyong Florita ang habagat o southwest monsoon. At yung southwest monsoon ay naapektuhan ang Southern Luzon at Visayas. Kaya ngayong araw, Luzon at Visayas, makakaasa po na maulan na panahon, dulot ng habagat at itong paparating na si Bagyong Florita. Base sa ating forecast trap ni Bagyong Florita, inyong makikita na itong mula ngayon hanggang sa paglabas ng PR si Bagyong Florita ay inaasa po natin mapanantili na mula Tropical Depression hanggang sa Tropical Storm bago ito lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. At base sa ating forecast trap ng Bagyong Florita, inaasa po natin na ito'y maglalandfall sa bandang East Coast ng Cagayan o sa Northern Isabela bukas ng hapon as a tropical storm category. Pagkatapos ng maglandfall si Bagyong Florita sa bandang East Coast ng Cagayan o sa Northern Isabela, inaasahan po natin ito'y lalapit o dadaan sa Babuyan Channel at pagkatapos ito ay lalapit o maaaring maglandfall ulit sa bandang Babuyan Islands. At itong pangalawang landfall ay mangyayari bukas ng gabi o sa Wednesday ng madaling araw. Patapos ito, after ng pangalawang landfall o maaaring pangalawang landfall ay inaasa po natin na dadaan sa West Philippine Sea ang Bagyong Florita at maaari pong lumabas ng PAR si Bagyong Florita by Wednesday ng umaga o hapon, August 24. Inasa po natin ang Bagyong Florita mula ngayon hanggang paglabas ng PAR. Itong kanyang strength ay aabot hanggang sa Tropical Storm Category. Ang hangin na maaaring maabot o maaaring umabot hanggang sa 95 kilometers per hour malapit sa gitna ng bagyo. Although na itong si Bagyong Florita inaasahang maglalandfall at maapektuhan itong kalupaan, generally inaasahan po na hihina ang bagyo kapag naapektuhan ang kalupaan. Opo, inaasahan po natin ang paghina ng Bagyong Florita kapag ito'y dumaan sa kalupaan. Pero mapapanatili sa kategoryang Tropical Storm. At narito po mga lugar po na sa ilalim ng Tropical o Tropical Cyclone Wind Signal Number 1. Itong mga lugar po na sa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal Number 1 ay sa Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, kasama na rin ang northern portion ng Aurora. So ang mga lugar po ito ay makakaranas po na maulan na panahon at may kasamang pagbukso ng hangin. So ano pong inaasahan po natin mula ngayon hanggang sa mga susunod na oras dulot ng Bagyong Florita? So mula ngayon hanggang mamayang gabi, inaasahan po natin na may mga mahihina hanggang sa katamtaman hanggang sa kuminsan may malalakas na pag-ulan sa Cagayan, Isabela, Batanes at Aurora. At mula naman mamayang gabi,
hanggang bukas ng gabi, inaasahan ko tayo na lalakas ang mga pag-ulan. Ito ay heavy to intense hanggang sa kuminsan may torrential na pag-ulan sa Cagayan, Isabela, Batanes, Cordillera at Ilocos Region. Mahina o katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan mga Ranasan sa northern portion ng Aurora, Zambales, Bataan at sa labing bahagi ng Cagayan Valley. Mahina hanggang sa katamtaman hanggang sa kumisan may malakas na pag-ulan sa labing bahagi ng Central Luzon. So sa makatuwid, mula ngayon hanggang sa tomorrow evening, may naasahan tayo na malalakas na pag-ulan sa Northern Luzon at sa Central Luzon. Kaya paalala po sa ating mga kababayan na mag-ingat at sana po nakanda na po tayo sa posibleng mga pag-ulan to na magdudulot ng mga pagbaha o pag-uuna lupa, lalo na lang po sa mga mababang lugar, malapit sa kabundukan at malapit sa mga ilog. At sa susunod na 24 oras, inaasahan po tayo ng malalakas na hangin dulot ng bagyong Florita na paparating po sa ating bansa, lalo po itong maapektuhan itong malaking bahagi ng Northern Luzon. At kaya po ang mga lugar po na sa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal No. 1, makakaasa po tayo ng mga malalakas na hangin. At sa mga ibang lugar po, ay nakikita namin na may mga lugar po na makakaranas ng malalakas na hangin, yan po ay dulot ng habagat o southwest monsoon. So ang mga lugar po yun ay sa Bicol Region, sa Batangas, Mindoro Provinces, Marinduque, Romblon, kasama na rin ang Northern Samar, Antique at Aklan. So itong mga lugar po na aking nabanggit ay makakaranas ng malakas na hangin na dulot ng habagat o southwest monsoon. At sa mula ngayon hanggang sa mga dati na oras, inaasahan po natin na dadami pa ang sa ilalim ng tropical cyclone wind signal dahil sa itong si bagyong Florita na papalapit sa kalupaan. At inaasa po natin na mag-i-issue po tayo o mag-raise po tayo ng Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa eastern section ng Northern Luzon as early as today. At base sa ating track at intensity ng bagyo mula ngayon hanggang paglabas ng par itong bagyong Florita, inaasa po natin ang pinakataas na Tropical Cyclone Wind Signal ay aabot sa No. 3. At dahil po sa epekto ng bagyong paparating at itong habagat, ngayon po o sa mga susunod na 24 oras, makakaranas po tayo ng katamtaman hanggang sa maalon ng ating baybayin dagat dyan po sa may northern at eastern seaboard ng Luzon. Kaya paalala po sa ating mga kababayan na huwag mo na pumulaot lalo po yung mga gumagamit ng maliliit na sasakyang bandado.